Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim, lalong-lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Nais ko pong magbahagi ng aking karanasan na magpahanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Ako po si Ronald, tubong Davao, ngunit lumaki sa probinsya ng aking ama. Sundalo ang aking ama, kaya sa tuwing ma-assign siya sa malayong lugar ay inihahabilin kami sa aming lola. Dalawa pa lang kaming magkapatid noon. Taong 1996, siyam na taong gulang ako nang masaksihan ko ang isang nilalang na ginagamit sa panakot sa amin ng aming lolo at lola. Takot kami noon sa mga katutubong mangyan dahil pag nausog daw kami ng isa man sa mga ito, ay dadalhin kami sa lugar nila upang doon gamutin. Pero ang isa sa kinatatakutan namin ay ang tinatawag nilang batangan. Ayon sa aking lolo at lola, ang batangan ay isang uri ng mga katutubong sa Mindoro lang matatagpuan. Mamula-mula ang kulay ng balat nila at hindi bababa sa apat na talampakan ang taas. Ang kakaiba sa mga ito ay mayroon daw itong buntot at mabibilis kumilos na animoy, mga unggoy. Ang buong akala ko ay isa lamang itong panakot sa aming mga apo nila upang matulog sa tanghali at hindi na maglaro sa labas kapag gabi. Ngunit hindi ko akalain na masasaksihan ko ang mga ito. Si Lolo ay nagkakaingin sa mga bundok na malapit lang din sa aming baryo. Nang minsan ay inalok siya ng isang kaibigan niya na magkaingin sa katabi nitong lupa dahil wala daw gumagamit nito. Kagad namang pumayag si Lolo at ora mismo ay nilinis niya ang kaingin. Nagtayo din siya ng isang kubo sa tabi ng isang malaking puno ng akasya sa gilid ng kaingin. Makalipas ang ilang buwan, ay malalaki na ang tanim na mais ni Lolo, kaya't kinakailangan na itong bantayan. Marami kasing baboy ramo sa parting iyon ng bundok, kaya't doon na natutulog si Lolo sa kubong ginawa niya. Minsan ay umuwi ng ating gabi si Lolo at pawis na pawis habang habol hiningang humingi ng tubig kay Lola. O Lino, anong nangyari sa'yo? Bakit para kang hinabol ng 10 demonyo? Tanong ni Lola. Hindi naman sumagot si Lolo dahil hapong-hapo pa ito. Pumasok sila sa loob ng bahay at doon na nagkwento si Lolo. Kunita, hindi ka maniniwala sa ikikwento ko. Eh bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Mangyari kasi, inag-inom kami ni paring Delphine sa kubo natin. Nang matapos kami ay natulog na din akagad. Naalimpungatan ako kasi nahulog yung kalderong saingan, kaya bumangon ako para tingnan. Nita, may apat na batangan akong nakita sa loob ng kubo, kaya tumalon ako sa bintana at nagtatakbo. Ha? Naku po, totoo pala ang batangan, Lino? O hindi kayo napasobra ka lang sa inom? Nita, hindi ako lasing at alam ko ang nakita ko. Eh kung ganun, mas maigi pang huwag ka nang matulog doon. Abay, nakakatakot. Akala ko noon ay isa lang silang alamat at ginagamit lang ng mga mangangaso ang kwento tungkol sa kanila upang matakot ang ibang gustong mangaso sa bundok. Sir Jupiter, noon ko lang nakita ang lolo ko na takot na takot. Kilala kasi itong nakikipaglaban sa mga aswang at mangkukulam dahil may taglay din itong lihim na karunungan. Kinabukasan ay nagbalik si Lolo sa kaingin. Dito ay kinausap niya ang kaibigang si Delphine. Igan, alam mo bang pinasok ako ng batangan kagabi? Ano ka mo, batangan? Abay, wala akong nababalitaan na dumadayo sa lugar na ito ang tribo ng batangan, Lino. Halos 10 taon na akong nagsasaka dito sa tabi ng kaingin mo pero wala akong nakita ni isang batangan. Saka, di ba isa lang silang alamat? Ay, ewan ko ba Delphine, kitang kita ko kasi kagabi yung mga nilalang na mapupula ang balat at may buntot na sayad sa lupa.
Baka nga siguro naligaw lang ang mga yun. Kahit ganoon ang nangyari, ay doon pa rin sa kubo natulog si Lolo. Hinasa niya ang dalawang halabas at tinabi ito sa kanyang higaan. Ang halabas po, Sir Jupiter, ay yung parang karit na ginagamit sa pagdadamo. Ang kaibahan lang ay wala itong mga ngipin sa talim. Nang malapit na ang anihan ng tanim ng mga mais at gulay ni Lolo, ay isinama kami sa kaingin dahil walang maiiwan sa aming magkapatid. Kasama din kasi sa pag-aani ang aming mga tiyuhin at tiyahin. Gabi, nakahiga na kaming magkapatid noon at ang lolo at mga tiyuhin ko naman ay nag-iinom sa labas ng kubo. Papatulog na ako noon nang biglang nagkagulo sila lolo sa labas ng kubo. Dali-daling pumasok sa loob si Tito Merto, dala ang dalawang sakong gawa sa abaka at pinapasok kami sa loob nito. Natataranta na sila noon at kita ko sa mukha nila ang labis na pag-aalala. Binuhay nila ang apat na Petromax at binuhat kaming magkapatid habang nasa loob ng sako. Ang isang tiyuhin ko ay nasa likurang bahagi hawak ang Petromax at itak. Ang dalawang tiyahin ko naman ay nasa magkabilang gilid at si Lolo ay nasa unahan, lakad-takbo ang ginagawa nila. Ako naman ay tuwang-tuwa dahil hindi ko alam ang nangyayari. Tumatawa pa ako noon na kinainis naman ni Lola at pinatahimik ako. Habang naglalakad ang tiyuhin kong may pasan sa akin, ay unti-unti akong gumawa ng butas sa sako at dito ko nakita ang maliliit na tao na may payat na pangangatawan. Mapupula ang balat nila at may mga maliliit at matutulis na ngipin. Mabibilis silang nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng puno. At kapag natatanlawan sila ng liwanag mula sa Petromax ay parabang napapaso sila at kinukusot ang kanilang mga mata. Mabuti at halos 3 kilometro lang ang layo ng kaingin sa bahay nila Lolo at Lola. Pagdating doon ay hapong-hapo ang lahat at paminsan-minsan ay sumisilip sila sa labas ng bahay dahil baka daw nasundan kami ng mga batangan. Sir Jupiter, ngayong matanda na ako, ay nararamdaman ko pa rin ang takot sa mga nilalang na iyon. Paano kung inabutan kami? Ayon kasi sa lolo ko, ay kaming magkapatid ang punteriya ng mga iyon at kung hindi naagapan, ay baka kinain na kami ng mga batangan. Yun ang una at huling beses kong nakita ang mga nilalang na iyon. Dahil lumipas lang ang ilang buwan, ay kinuha na kami ng aming mga magulang. Tabako ng Kapre. Hello po, Sir Jupiter. Isa po ako sa masugid na tagapakinig ng kwentong takip silim. Ako nga pala si James. Ang tiyuhin ko ay madalas ding inaabangan ang mga bagong upload nyo. Sila din ang nagsabi sa akin na ibahagi ko ang karanasan ni Lolo Abdon tungkol sa isang kapre. Ang kwentong ito ay paulit-ulit na kinikwento sa aming magkakapatid ng aming ina noong bata pa kami. Taong 1968, Davao del Sur. Ang aming lolo daw na si Lolo Abdon ay pagkakaingin ang hanap buhay. Dahil wala itong sariling lupa na maaaring sakahin, nakatira sila mama noon sa paanan ng bundok, kaya't ang kalapit nitong kabundukan ang isang kinakaingin ni Lolo Abdon. Isang hapon, nangisda si Lolo Abdon para may pang-ulam sila kinagabihan. Alas 3 ng hapon yun at sa paborito niyang pwesto siya naupo para mangisda. Sir Jupiter, ayon sa mama ko ay mayaman pa sa likas na yaman ang kabundukan ng mga panahong iyon
Madami pang ligaw na hayop tulad ng manok na labuyo, baboy ramo at iba pang malalaking ibon. Ang ilog naman ay madami ding malalaking isda dahil hindi pa uso ang kuryente at panglalason para manghuli ng isda. Makalipas ang ilang oras ay nagtaka si Lolo Abdon dahil halos alas 5 na ay wala pa siyang nahuhuling isda. Kaya't tumayo na siya upang umuwi. Noong nakakailang hakbang na siya, ay may napansin siyang isang malaking bato at ang mga damo dito ay nakadapa na. Indikasyon na may taong tumapak roon ng matagal. Tiningnan niya ang lugar at dito ay nakita niya ang isang malaking upos ng tabako at isang hugis pusong bunga na kasing laki ng kamao ng batang isang taong gulang. Napamura si Lolo ng mga oras na yun. Yawa! Naunahan pala ako kaya pala hindi ako nakahuli ng kahit isang isda. Pag-uwi niya ay nakarehistro sa kanyang mukha ang pagkainis. Nanguha na lang siya ng mga talbos upang yun ang aming ulamin sa hapunan. O Abdon, hanggang ngayon ba'y mainit pa rin ang ulo mo? Ano mang nangyari at nabubugnot ka? Tanong ni Lola Oliva kay Lolo. Nagbuntong hininga si Lolo at nagkwento. Mangyari kasi naunahan ako sa pangisda kanina. Naawa na ako sa mga anak natin, isang linggo ng puro talbos ng kamote ang inuulam. Kaya naisipan kong mamingwit ng isda, kaya lang naunahan naman ako. Pero may kutuba kung hindi natin kaori ang kasabay ko sa pangingisda. Alam mo naman na hindi lang tayo ang naninirahan sa lugar na ito. Isa pa ay, hindi ka pa rin ba nasasanay? Hindi ba at nakaranas din ng ganyan si Paring Ambo noong nakaraang linggo lang? Baka naingkanto ka lang, hindi ka siguro nagpaalam man lang. Sir Jupiter, si Lolo Abdon ay isang ma-pride na tao. Ayaw nitong nalalamangan siya, kaya nga hindi siya umasa sa pamanang lupa ng kanyang mga magulang dahil nais niyang itaguyod ang pamilya niya sa sariling pawis at dugo. Hindi rin ito basta-basta nagpapatalo sa kahit na kanino. Kinabukasan ay muling nangisda si Lolo Abdon at sa pagkakataong iyon ay mas maaga na siyang pumunta sa ilog. Alas 2 ng hapon ay naroon na siya at nakaupo sa paborito niyang lugar. Noong una ay wala pa rin siyang nahuhuli. Hanggang sa makalipas ang isang oras ay napansin niyang sunod-sunod ang isdang kumakagat sa kanyang pamingwit. Dahil sa dami ng nahuhuli ay hindi napansin ni Lolo Abdon ang oras. Alas 5 na ng hapon. Inayos na niya ang pamingwit at ang mga nahuling isda nang biglang may bumagsak na malaking tabakong may sindi sa tapat niya. Sa galit ni Lolo ay sinagawan niya yung bumato. Hoy, may tao dito, bakit ka nang babato? Nanlaki ang mga mata ni Lolo Abdon dahil nakita niyang tumayo ang isang malaking lalaki na may mahaba at magulong buhok. Balbas sarado din ito at masama ang pagkakatitig sa kanya. Sa tansya niya ay halos hanggang hita lang siya nito. Nanlamig ang buong katawan ni Lolo Abdon dahil ang nilalang nakaharap niya ay isa pa lang, kapre. Kapre, patawad kung nagtasa ko ng boses. Kaibigan, nagulat kasi ako sa pagbato mo ng tabako. Wika ni Lolo habang dahan-dahang humahakbang paatras. Nanatiling nakatayo ang nilalang at tila ba malungkot ang mukha nito. Bit-bit nito ang isang malaking kawayan na sa tingin ni Lolo ay pamingwit ng kapre. Nang akmang tatalikod na ito ay muling nagsalita si Lolo Abdon. Kaibigan, madami naman akong nahuling isda. Kung gusto mo ay ibibigay ko na sa iyo itong iba, hindi na kasi kasya sa lalagyan ko. Nanatili lang na nakatayo ang nilalang at hindi ito lumilingon kay Lolo Abdon. Binampot ni Lolo ang sisidlan ng isda at ang ilan pang isdang nakatusok sa baging.
Naglakad siya papalapit sa nilalang at iniwan sa paanan nito ang mga nakataling isda. Nanginginig na si Lolo ng mga oras na iyon. Nang makalayo siya sa kinatatayuan ng kapre, ay kumaripas siya ng takbo papauwi sa bahay. Pagdating ay habol hininga siyang naupo sa kawayang upuan sa gilid ng bahay. Oh, Abdon! Paano ka? Bakit hingal-hingal ka? Naku, Liva, hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin. Yung kapre sa ilog, nakasabay ko na naman sa pangingisda. Nagalit yata dahil wala siyang nahuli at lahat ng isda ay nasa lugar kung saan ako nakapwesto. Sagot ni Lolo Abdon kay Lola. Nang mga oras na iyon, ay naroon ang tiyuhing albularyo ni Lolo Abdon. Ay nako, ayon dun sa sabi-sabi dito sa lugar natin, kapag naunahan ka daw ng kapre na mangisda, ay hindi ka makakahuli kahit isang isda. Pero kapag naunahan mo siya, siya naman ang hindi makakahuli. Tiyoy, ngayon ko lang nalaman na nangingisda din pala ang kapre. Ang akala ko ay pananabako lang ang ginagawa nila. Ay, Abdon, ang kapre ang halos katulad din natin. Kumakain din sila. Sana naman, hindi na niya ako guluhin pa. Iniwan ko naman sa kanya yung ibang isdang nahuli ko eh. Sir Jupiter, ayon kay Lolo Tiyoy, ay nag-iiwan daw ng kapalit ang mga kapre sa oras na bigyan mo sila ng pagkain o kung anumang bagay. Kaya kinabukasan nga ay pinabalik ni Lolo Tiyoy si Lolo Abdon sa lugar kung saan niya nakasabay sa pangingisda ang kapre. Nang naroon na si Lolo Abdon, ay napansin niyang may isang sisidlan na gawa sa balat ng kahoy ang naroon. May laman itong bunga na hugis puso at mga dahon. Meron ding tabako na hindi pa nasisindihan. Iniuwi yun ni Lolo at pinakita sa tiyuhin. Ayon naman kay Lolo Tiyoy ay magagamit ito sa panggagamot. Ibinigay ni Lolo Abdon kay Lolo Tiyoy ang mga dahon at tabako. Ang iniwan niya ay ang hugis pusong bunga. Ginawa niya itong kwintas at simula nga noon ay hindi na nagpakita pa ang kapre. Baryo ng Tiyanak. Magandang araw sa buong team ng Kwentong Takip Silim, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Isa akong tagapakinig ng iba't ibang horror channel sa YouTube at sa inyo ko nais na ibahagi ang karanasan ng aking tiyuhin na nagkakaingin. Ako nga pala si Jeffrey. Ang kwentong ito ay karanasan ng isa sa aking tiyuhin na si Tito Manny, nangyari taong 1991. Nangangaingin si Tito sa kalapit na bundok tuwing tag-araw. Nagtatanim siya ng iba't ibang gulay tulad ng petchay, kamote at kamoting kahoy. Ito kasi ang madaling anihin. Palipat-lipat si Tito Manny ng lugar na kinakaingin at nang inalok sa kanya ang isang parte ng bundok na nabili ng mayamang amo ng kanyang kababata, ay kagad siyang pumayag na magkaingin dito. Loy, sigurado ka bang pwede ako magkaingin doon? Eh di ba, komunidad yun ng mga tribo ng mangyan? Baka magalit sila at paalisin ako. Ako Manny, huwag ka mag-alala at wala nang nakatira sa komunidad na yun. Umalis na nga ang mga katutubo roon eh. Ako sana ang magkakaingin doon. Kaya lang, hindi ko maaasikaso at abala din ako. Pero nasabi ko na kay Mr. Villarosa na ikaw ang magkakaingin sa lupaing iyon. Ganun ba? O sige, aasikasuhin ko na yung kaingin bukas. Ah, Manny, alam mo naman siguro ang usap-usapan tungkol sa lugar na iyon. Huwag kang matutulog doon kahit anong mangyari at delikado doon. Pinamumugaran daw yun ng mga tiyanak. Natawa si Tito Manny sa sinabing iyon ng kababata. Ay nakuloy, hindi ako naniniwala sa kwentong yan at isa pa eh, hindi ako basta maniniwala hanggat hindi ko nakikita.
Sir Jupiter, ang kababata ni Tito Manny na si Loloy ay driver ng isang mayamang negosyante sa probinsya namin. Kaya tuwang-tuwa si Tito Manny dahil hindi na siya mahihirapang maghanap ng lupa upang makapagtanim. Ang pwesto ng kanyang kaingin ay sa gilid ng bundok at sa ibaba nito ay isang abandonadong pamayanan ng mga katutubong mangyan. Ayon sa mga kwento, ay inabandona ang lugar na ito dahil sa nagkalat na tiyanak sa lugar tuwing sasapit ang gabi. Ngunit tinawanan lang yun ni Tito Manny. Sir Jupiter, ang alam ng aming mga kamag-anak ay may anting-anting si Tito Manny dahil hindi ito natatakot sa kahit anong elemento tulad ng aswang o maligno. Mayroon din itong kakaibang liksi at lakas na hindi pangkaraniwan sa mga kaedad niya. Katunayan ay mayroon na itong aswang na nakasagupa sa dating bukid na sinasaka niya at napatay niya ito. Inasikaso ni Tito Manny ang kaingin at kaagad siyang nagtanim ng mga gulay. Nagtayo din siya ng kubong pahingahan sa gilid ng kaingin. Isang hapon, habang abala sa pagdidilig si Tito Manny, ay masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang mga pananim. Tuwang-tuwa siya dahil mabilis lumaki ang mga tanim niyang petsay. Maganda pala ang lupa sa kaingin na ito. Ang bibilis lumaki ng mga pananim ko. Mabilis akong makakaani kapag ganito kabilis ang paglaki ng mga gulay. Walang ano-ano, ay nakadinig siya ng hagik-gik ng isang bata. Nagpalinga-linga siya at hinanap ang pinagmumulan nito. Mukhang pagod na yata ako ah. Kung ano-ano na ang nadidinig ko, makauwi na nga at baka abutin pa ako ng dilim sa daan. Dumating ang araw na maaari nang anihin ang tanim na petsay ni Tito Manny. Kaya inaya niya ang isa ko pang tito upang tulungan siya sa pag-aani. Bago sila umakyat sa bundok, ay nanghiram ng dibombang baril si Tito Manny sa kaibigan niya. Usong-uso ito noon. Ang itsura nito ay parang garan at kailangan mo nga lang itong bombahin upang magkaroon ng hangin. Marami kasing ligaw na ibon sa kaingin at ito ang balak nilang iluto pag akyat nila sa bundok. Oh, kuya, handa na ba ang mga kailangan natin para sa pag-aani bukas? Yung ursus natin, baka nakalimutan mo, kailangan natin yan pampainit at malamig sa kaingin. Nakaw, Manny, hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin yan. Hindi pwedeng mawala ang alak. Halika na at nang maaga tayo makarating sa kaingin, mahirap kapag ginabot tayo ng gabi sa daan. Walang anumang sasakyan ang gamit ng dalawang tiyuin ko papunta sa kaingin, Sir Jupiter. Naglalakad lang sila ng halos 4 na kilometro upang marating ang kaingin. Pagdating nila sa lugar, ay kaagad na nag-init ng tubig si Tito Manny upang makapagkapi silang dalawa. Dahil magtatakip silim na, ay napagpasyahan nilang kinabukasan na ng madaling araw sila mag-umpisang mag-ani ng petsay. Bandang 7 na ng gabi, ay nag-umpisa na silang mag-inom ng ursus nang bigla silang nakadinig ng hagik-gik mula sa ibaba ng kaingin. Nadidinig mo ba yun, Manny? Parang iyak ng sanggol yun ah. Taku! Kuya, huwag mo na lang pansinin yan. Baka dahil lang yan sa tama ng alak sa atin. Kita mo, nakatatlong bote na tayo. O tara na at matulog na tayo para maaga tayo makapag-umpisa ng pag-aani bukas. Bandang 9 ng gabi ay nalimpungatan si Tito Manny dahil nakadinig na naman siya ng iyak ng bagong silang na sanggol. Ginising niya ang kapatid at pinakinggan nila kung saan nagmumula ang pag-iyak. Kuya, nadidinig mo ba yun? Parang iyak ng sanggol na bagong silang, di ba? Oo nga. Akala ko ba ay abandonado ng pamayanang nasa ibaba? Bakit may umiiyak na sanggol?
Kuya, hindi kaya engkanto yan? Kunin mo yung Petromax at sindihan mo. Tingnan natin kung saan nagmumula ang iyak ng sanggol. Baka may nanganak namang yan sa isa sa mga bahay sa ibaba. Binuksan nila ang dalang Petromax at lumabas sila ng kubo. Ngunit nang tamaan ng liwanag ang paligid, ay halos mawalan ng lakas ang mga tuhod nilang magkapatid nang makita ang hindi bababa sa 20 maliliit na nilalang. Kulay berdeng abuhin ang kulay ng balat at may nakalawit pang parang bituka sa gitna ng tiyan ng mga ito. Mga tiyanak, totoo nga ang kwento sa lugar na ito. Teka, anong gagawin natin, Manny? Ang dami nila. Sa takot ay kumaripas ng takbo si Tito Manny at iniwan si Tito Mardi. Hindi na niya inisip pa ang kapatid at naiwan sa grupo ng mga tiyanak. Habang tumatakbo ay sumasaglit ng tingin sa kanyang likuran si Tito Manny. Dito ay nakikita niyang nakasunod naman si Tito Mardi at sumisigaw na bilisan nila ang pagtakbo dahil hinahabol sila ng mga tiyanak. Kitang-kita niya na nagtataluna ng mga ito na parang mga tipaklong. Hindi na nila inalintana ang mga tinik sa daan at mga tuyong sanga sa dinadaanan nila na siya namang nag-iiwan ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan nila. May kalayuan ang kaingin ni Tito Manny sa bahay ng aking lola. Kaya't pagdating nila sa bahay, ay namumutla at pawis na pawis sila. Takang-taka naman ang aking lola kung anong nangyari sa kanila. Mardi, Manny, anong nangyari sa inyo? Akala ko ba'y nag-aani kayo ng pechay? Bakit gabing-gabi na eh humahangus kayo? Humihingal na sumagot si Tito Manny at Tito Mardi. Nay, yung kwento tungkol sa baryo ng tiyanak, totoo. Kamuntik na kaming naabutan. Sir Jupiter, lahat kami ay nagising ng oras na yun. Dahil habang nagkikwento ang dalawang tiyuhin ko, ay biglang nawalan ng malay si Tito Mardi. Ayon sa aking lola, bago maging komunidad ng mga mangyan ang lugar, ay naging libingan ng mga nilaglag na bata ang parting iyon ng bundok. Mayroon daw isang aborsyonista ang nakatira malapit sa lugar na iyon dati. Kaya din inabandona ng mga katutubong mangyan ang lugar ay dahil isa-isang namamatay ang mga kalalakihan sa kanilang komunidad. Natatagpuan na lang ang mga ito na duguan ang maselang parte ng katawan at wala na ang pag-aari ng mga ito. Kinabukasan na bumalik sa lugar ang mga tiyuhin ko at inani ang mga tanim na petsay. Nang matapos anihin ang lahat ng gulay na tanim ni Tito Manny sa lugar na iyon, ay hindi na muli pang bumalik doon si Tito Manny. Sa ngayon, Sir Jupiter ay pinatayuan na ng eskwelahan ang lugar na iyon. May mga nagpapakita pa rin mga nilalang dito. Ngunit, wala na ang mga tiyanak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay mabigyan niyo ng pagkakataong mabasa ito. Magandang gabi.